lahat, mga nanonood. Welcome back to my YouTube channel. This is Tech Trainer 101. For today's video, a continuation lang ng tutorial natin last 2 weeks ago na in-upload ko. So, ayun lang, hindi ko siya natapos kaya ngayon tatapusin na natin. So, nakabili na ako ng pyesa. This is yung repair kit. Kailangan ko lang naman dito is yung caliper boot. So, yung matitira dito, itatabi ko na lang kasi hindi ko naman siya magagamit. Okay pa naman yung mga goma dun sa mga caliper natin. So, yun lang nalagay na siya. So, shoutout nga pala kay Sir John Eric na OEM Cartel. Sa, na-order ko sa kanya to sa online. Kung order kayo, ililink ko na lang sa baba, sa description box, yung ano niya, yung website niya, para kayo na lang po ang bahalang mag-inquire. Mura lang naman ang mga paninda niya doon ng mga Honda parts. So, nabili ko lang po sa kanya ng 1,000 left and right. Left and right na siya. Repair kit. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please subscribe naman kung okay lang. And then, pay na rin ng notification para updated ka sa mga videos na i-upload ko pa sa susunod. So, let's go! Start na tayo, kapit na natin. So, madali lang naman po baglasin yung caliper natin. So, sa mga FD owner din na gusto mag-DIY, so, basta ang tatanggalin lang natin dyan pag gusto natin linisan or palitan ng brake pad. So, itong dalawang bolt. Yan, dalawang bolt na ito. Yan. And then, yun sa handbrake. Kasi, kaya ako nagtagal last time gawa na ito. First time ko lang din binaklas eh. So yan, yung handbrake. Nandito yan eh. Yung cable. So ito yung tinanggal ko nun. Yung lock nya. Nakasuksok lang naman yan dito. So uugutin nyo lang. Nagugot yan. Ayun, release mo na yan. Atake mo. Pag hindi mahatak, pakpukin mo na konti yung ilalim. Para lumuwag. So ayan. Tanggalin natin yan. Para malinisan ko na yung caliper. At mailagay natin yung nabili kong piston niya sa yung rubber. So kailangan kong baklasin itong pas ng hydraulics sa fluid para mahugot ko to, and then malinisan ko na ng buo. So yan, kailangan natin ng masukot nito. Kasi yung dalawang bolt na to, 12 ang sukat niyan, 12 millimeter. Siguro parang 12 rin yung tayo itong ano. Yun. So, yun. Ito na yung 14. Kailangan natin siyang baklasin. Para makakuha natin yung caliper mismo. Yun. Dali lang naman yan. Mga ganito ang mechanical lang, eh, kaya-kaya nyo ng DIY ba yan. Okay, so nalapas na natin. Yung hose. Then, dali na natin itong palita. Ah, may washer pala. So, check niyo yung washer, no? Ng ano? Ang hydraulic hose ng fluid. So, nakaganan niya, no? Sabi muna natin. Malinin natin ito. Malinisan na natin. So, ayan na siya. Ano yung buo? Ilinisan na natin siya. Puro kalahong ng lobo. Ito pa. Kabila. Dalawang bolt din. Ilusin na rin natin ito.
malinisan natin itong sa may pin, yung goma. Medyo matigas lang talaga. Ngayon ko lang siya nabaklas. Pinagay ka ng bagong sumpon. Oo. Buo sa Friday pa, nag-pre-order lang ako. Bagong labas ng Samsung eh. So yan. Pagkala natin ito. Kabilang parts ng caliper yung pinakabitan ng pin. Dalawang pins dito. Para malinis ang mabuti. So yun. Baklas na. So yun na. Baklas na natin. So ito yung pins. Dalawang pin. So okay pa naman yung goma niya oh. Yun. Yung dalawang pin. So, papalitan natin siya ng grease. Pagresahan natin. Kung meron kayong silicone paste, mas maganda. Kaya lang ako, grease lang. Okay na ako. Importante, meron siyang lubricant sa loob. Then, check nyo na rin yung mga boots niya. Mga butas na para hindi pinapasok ng tubig. Sa kung yung clearance niya, so okay pa naman yung clearance niya, hindi pa naman siya gano'ng paalog. So yun. Ito siya. Okay. Malinisan ko muna siya. So yan. So lilinisin na natin yung loob. Ano nang piston. So yun, ang daming kalawang. Kailangan malinis natin mabuti ito. So ito. Okay pa naman yung repair kit niya, yung boots. Okay.
part na medyo mahirap ikabit. Kailangan dalawa kayong tao dyan na magtutulong. So may hihita yung saklolo sa kapitbahay ko para may buka tong goma para may pasok yung piston. So ipapasok ko muna siya dito. So sa pagkabit nga pala nito, sa pagkabit ng piston, kailangan gamitin natin siya ng special tools. Tawagin na ay spreader. Okay? Kasi meron siyang thread. Kailangan niyang gumamit na ito. Hindi mo pwede yung C-clamp lang. Kasi pag pinush niya yan, mag-damage natin siya. Kailangan paikot. So, yun. So, ano, alagay natin yan. Flip fluid. Tulong ako saglit. Ibubuka ko yung goma. Bitawan mo na yan. Para ano. Nasaan binigay ko sa iyo, ano, babe. So, ayan, nagpatulong ako sa kapitbahay ko. Ibubuka ko to, ha. Tapos, ipasok mo pa ganun. Unahin mo yun dito, ha. Unahin mo to. Unahin mo yung pinakailalim. Ganun. Ganun ang pasok niya. Pag ganun, ha. Okay, pag ganun. Diba? Baka mo, ha. Bubuka ko lang. Baka madali na natin. Tapos na tayo. Ika lang, ha. So, malamot ang buti. Two thousand years later. Hey. One hour later. So ayan na po yung caliper natin. So ikabit ko na yung piston, ipasok na natin ng maayos. Ginamitan natin siya ng spreader. Ayan. So ready na siya ang ikabit. So let's go. Ikabit natin. So ayan, una natin kakabit ay ito, yung kinakabitan ng caliper. So ano yung, kung ano yung pinakahuli natin binaklas, yun yung ulo. Una natin ilalagay. So nalinis na natin yan. Bilis na naman ito
Kailangan na lang siyang i-bleed. So yun lang po ang aking ma-share. Sana may makatulong sa mga FD owner din na kung paano mag-backlash and then magkabit, magpalit ng mga piston sa kanang brake pad. Madali lang po yan. So kayang-kaya nyo na yung DIY. Salamat nga po ulit sa panonood, sa ulitin. Itakismo po tayo sa susunod ng videos. So lagi po tayo mag-iingat.